Hello everyone! Chocolate milk dessert naman po ang ating gagawin ngayon. Kaya naman, ito ang ating harina. Lalagyan din natin ng cornstarch. At syempre, meron tayong asukal. Ayan. At meron din tayong cocoa powder. Pwede kayong gumamit ng sweetened, pwedeng unsweetened. And syempre, meron tayong milk powder. At ngayon naman, lagyan din natin ng konting baking soda. Haluin lang natin mabuti para magsama-sama ang mga ingredients. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinera ng Idelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ngayon naman, ay lagyan din natin ng 2 tablespoons na cooking oil. Pwede rin kayong gumamit ng melted margarine or butter at meron din tayong tubig. At habang inilalagay natin ang tubig, sabayan na rin natin ng paghalo. Kaya naman, yung ating pong supporters day ay sa May 1st at ang last day ng palista po para maka-entry sa raffle ay April 30. Ang complete details po ay makikita nyo sa Facebook ng Idelmo's Kitchen. Haluin lang po natin hanggang mawala ang mga lumps. Ngayon naman ay ilagay natin sa isang pan at hahaluin lang po natin to hanggang maluto. Ang apoy natin ay medium heat lang at ang pagluluto natin dito ay aabutin lang ng 10 minutes. Napakadali lang pong gawin ang ating milk chocolate dessert na hahaluin lang natin ng 10 minuto at maya-maya lang may dessert na tayo. Pwede itong pang negosyo at pwedeng pang merienda ng pamilya mo. At ito po, habang tumatagal sa apoy ay nagbubuo-buo. Kaya po ang ating paghalo ay continuous lang. 10 minutes lang po na haluan. Napakabilis lang pong lutuin. At para naman po sa ating hand mixer, 3 po yung mananalo. Kaya good luck po. Sana isa ka na doon. Ang mananalo po ay pinili namin ayon sa kanyang mga comment. I-announce din po ito sa May 1st kasabay ng ating Gcash Paraffle. Kaya naman, itong ating isang container ay lagyan natin ng margarine sa palibot at dito natin ilalagay yung niluto natin na milk chocolate. So, ayan, ang kasya po dito, eksaktong sukat ng lagayan is 8x2. So, yung recipe po natin, saktong-sakto po yan sa 8x2 na lagayan. At pantayin lang po natin. Ngayon naman ay gagamitan natin ng cream o para sa toppings. Tanggalin lang natin yung pinaka-cream sa gitna. Ilagay natin sa ziplock yung pinaka-biscuit niya. Ziplock kung meron kayo, kung wala naman ay kahit sa isang plastic na pangkaraniwan lang. Pwede sa plastic na yellow, pwede rin sa plastic labo, kung saan kayo masaya. At atin naman ngayong dudurugin. Pwede kayong gumamit ng bote. Kung wala kayong rolling pin, pero kung meron naman ay gamitan ng rolling pin. Ngayon naman ay i-sprinkle lang natin sa ibabaw itong ating dinurog na biscuit na cream o. Pantayin lang po natin, gamit tayo ng spatula, pwede rin namang kutsara. Pagkatapos pantayin ay palamigin, ngayon naman ay isalin natin sa isang serving plate. Mas masarap po ito kainin kapag mas malamig siya. I-upside down lang po natin ang pagsasalin dito sa ating serving plate. At lagyan muli natin nung natitira pa natin na dinurog na cream o. So, sprinkle ulit po natin dito sa ibabaw. Ngayon naman ay atin ang titikman. Kaya naman,
Mega Love shoutout po sa inyong lahat. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo dyan sa baba at babasahin ko po lahat ng comment nyo. So ngayon po kasi hindi pa ako tapos magbasa, kaya hindi pa ako nakakapaglagay ng shoutout natin. Pero huwag po kayo mag-alala at mashi-shoutout po kayo lahat. Amoy pa lang, masarap na, kaya patok ito sa buong pamilya. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to subscribe at nang lagi kang makasama sa ating Supporters Day. Maraming salamat po muli, bye-bye at mag-ingat po tayo!